Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon ngayon upang ating purihin ang Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin at muli't-muli ay dumulog ng ating mga panalangin at minimiti. Hilingin natin sa ating Ama na nawa patuloy tayong makasunod sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagtitiis, sa kanyang paghihirap, sapagkat tayo naman ang tatanggap ng bunga nito, ang ating kaligtasan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang iyong pagtulong at paglingap na maasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib sa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko na sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad na lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob.
Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at pagmamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging aking. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang lahat po ay magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudiyong dumalo kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ng templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahon iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkakawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Hudeya. Sa halip,
siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahan kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit na ang piyesta ng Paskwa. Maraming tagalalawigan pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanong sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa piyesta o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sinumang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa ating pong mga pagbasa ngayon, tayo po ay pinapalalahanan ng pagtitipon ng Diyos. Sa unang pagbasa po, nabanggit po dito na titipunin ko ang mga Israelita at ibabalik ko sila sa kanyang bayan. Pag-iisahin ko sila. Marami pong nangyari sa buhay ng mga Israelita, lalo tigit ang isa ay ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Ang hindi nila pagiging tapat sa tipan nila sa Diyos, ang kanilang pagsuway sa utos ng Diyos. Magkagayunpaman ay ang Panginoon ay nagmamahal pa rin sa kanyang bayan. Kaya sabi niya, titipunin ko ang mga Israelita at ibabalik ko sila sa kanilang bayan at pagpapalain ko sila. Tipan ng kapayapaan at ang kanyang pagmamahal ang mamamalagi sa aming ugnayan. Sa ikalawang sa ating pong mabuting balita, mayroon din pong ganitong tema, ang pagtitipon. Pagtitipon una ng mga nanalig kay Jesus sa kanilang nakita sa naginawa ng Panginoong Hesukristo, ang mga kababalaghan, ang mga mirakulo, ang mga pagpapala para sa mga taong lumalapit sa Kanya. Pagtitipon ng pananampalataya. Pero meron din naman po na pagtitipon ng masamang balak. At ano po ito? Yung mga pariseyo at mga iskriba na sinasabi nilang nagmi-meeting sila, paano natin madadakip, paano natin ipapapatay ang ating Panginoong Hesukristo. So may ganito pong gathering. A gathering of grace, a gathering of faith, a gathering of sin. Dahil nagbabalak sila na patayin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tayo po, pag nagtipon-tipon, paano natin mailalarawan, madidescribe yung ating pagtitipon-tipon? Ito rin ba'y pagtitipon-tipon ng pananampalataya? Lalo tigit yung faith sharing, yung pagpapahayag ng mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Lalo tigit kung paano tayo nakasurvive nitong pandemic. Kung paano natin nakita na tayo ay ginabayan ng Diyos sa mga decisions na ginawa natin. Lalo tigit nitong nagkameron ng pandemic, marami hong desisyon ang ating ginawa. Lalo tigit para sa ating pamilya, para sa ating health, para sa inyong karir, para sa magiging buhay. Yung faith sharing, kung paano tayo pinatibay ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok at problema, psychologically, emotionally, financially, lalo tigit yung spiritual endeavors. Paano tayo minahal ng Diyos? Ito po yung isang magandang ginagawa, ipinabahagi sa mga pagtitipon-tipon, lalo tigit sa harapan ng altar, upang purihin at pasalamatan ang Diyos. Kaya kahit anong kalooban ng Diyos, kahit anong sabihin niya sa atin,
lalo tigit iyong pagsunod sa Kanya sa pagtitiis at paghihirap sa krus. Gagawin natin dahil alam natin na wala tayong hindi tayo dadalhin na kung saan ang Diyos, kundi sa kaligtasan at sa pagpapala. Ano naman po ang kalaban nito? Ano naman po ang tukso? Ay di yung pagtitipon-tipon natin na nagdudulot sa atin ng kasalanan. Ano ho? Yung pag-uusap natin ng kamalian ng ibang tao. Yung paghusga natin ng ginawa ng ibang tao. Yung pag-uusap-usap natin ng kapintasan ng ibang tao. Katulad tayo ngayon ng mga Pariseo at Eskriba na ang iniisip ay paano isasakdal ang ating Panginoon Jesucristo. Parehong pagkakasala, pareho ng ginagawa. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy ng ating misa, lalo tigit ngayon, tayo ay nagtitipon-tipon na muli. Sana po ang lagi mamutawi ay yung sinasabi ng Panginoon sa lumang tipan. Mula sa ating pagkakasala, mula sa ating pagkaligaw, titipunin niya tayo upang ibalik sa kanyang kaharian, upang ibalik bilang isang bayan. At sa pagtitipon sa atin ng Diyos, nawa, hindi na muli tayo maligaw, hindi na muli tayo makagawa ng pagkakasala, lalo tigit bilang mga grupo, bilang mga organisasyon, bilang community, bagkos ang ating isagawa ay ang ating pagpupuri sa Diyos at pagbabahagi ng pananampalataya kung paano tayo pinatawad, nilingap, ginabayan at minamahal ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok, maging sa kamatayan, alang-alang sa buhay at paglago para sa ating mga sarili at para sa iba. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi Kristiyano, naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong napahiwalay, naway mag-ukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekumenismo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapangyarihan, naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Katoliko, naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nawala ng anak, naway hindi maigupo ng bigat ng kanilang dinaramdam, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga mananampalataya, sila'y pinagbuklod mo sa iisang katawan ni Kristo. Isugo mo ang iyong banal na espiritu upang higit na pagbigkisin ang iyong bayan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa may mga hawak na labo, offering o anumang pang-alay, maaari na po kayong humanay sa gitna.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan. Sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami binyagan, tanggapin mong aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulunggating makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus sa itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Mel Ray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsilihod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa na iba sa kanya. Sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asia. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Nakipamayan siya sa amin at inakay kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Iginupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa. Pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo nang kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kalobong Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin ang daan para maging simbahan. At para sa mga bunga ng sinodo na tungkol sa sinodality na nagbuka sa amin sa tunay na pagbubuklod, aktibong pakikisangkot at pinasiglang pagmimisyon, maraming salamat. Idinadalangin namin gawin mong matagumpay ang pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asia. Patuloy na wang mapag-alab sa amin ang iyong espiritu, ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili na wang bukas ang aming mga puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus na nagturo sa aming maglakbay na magkakakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan sa pamamagitan din niyang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumandali po ang magsiupo ang lahat. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ay nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit. Isusunod po dito ang pagbabasbas sa mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Ama naming mapagmahal, sa inagmumulang lahat ng mabuting bagay, hinihiling namin basbasan mo. Ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakitakotang mababansa, sasailalimin sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na napuhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabi sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagkapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin yung mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.